Ulitin ko lang, oh. Gusto ko lamang huling magpasalamat at sa mga gumagawa ng issue tungkol dito sa rapol-rapol natin. Gusto mo bigyan kita ng isang rapol ticket. Kasama ka na. Oy, wala ako pinapatukuyang kusino, ha. Baka akala ninyo hindi ako ganun. Kasi may mga bumabati ko sa atin itong mga dilawan na ito. Mga dilawan ang tinutukoy ko dito, ha. Na binabati ko tayo, keso. Uy, kaya ako yung nag-aaya lang yan, eh. Kaya yung ganyan-ganyan kasi gustong kumita lang yan, eh. O, tignan mo na ngayon, may parapol-rapol pa. Sorry, kaya ako nagpaparapol dahil sa... Asa na? Dahil sa... Andali. Palpaka. Mayag mobile sounds. Scooter daw, hindi na ng LTO. Ayun to si LTO talaga, panggulo pa eh. Ay nako LTO, subukan yung gawin yan, ha? Aaraw-arawin ko kayo dito. Kaya na nga nag-i-scooter yung mga tao, parang bisikleta yan, para mabilisan. Hirap na hirap na nga ng ano ngayon, yan pahihirit ninyo. Magra-rally talaga kami dyan lahat. Naka-scooter kami. Mangunguna ako dyan. Talaga magre-reklamo ako. Kaya nga nag-i-scooter na para madali. Kaya nga electric, walang motor yan eh. Tapos babanatan nyo pa ng ganyan. Pagbira kayo. O, supportahan nyo yung channel ni Diego Latigo TV. Yung The Potpot Show. Supportahan po natin yan, ha. O, kayo naman. Galingan ninyo mga content. Hindi ko pa masyado napapanood pero galingan nyo rin ang content para naman habang pinopromote natin kayo, sama-sama tayo. Ganun! At syempre, Maui. Yan, si Maui Becker. I-follow nyo rin yan. O si Maharlika. Hindi niya sinabi sa akin promote ko siya pero gusto ko siya i-promote kasi gusto ko yan si Maharlika. Boss Banat, dapat gawa mong GC. Oo nga, gumawa nga yung mga hinayupak ng GC. Ha? Sige, gawa natin ng ano, ng group yan. Banateros. Sabihin, mga bumabanat. Mga parang rabbit. Mga banat. Oh, si Yomer Iskopo, content ko si Diego Latigo. Good. Pero dapat pagka sumablay, sablay, ha? Ah, banatan din pag sumablay. Ako ganun ako eh. Wala, sabi ko sa inyo, wala akong pakialam kahit sino sumablay. Wala naman nagpapakain sa akin kung hindi kayo eh. O, diba? Kaya nga itong kinaganda na yun ang gagaling, yung tip, yung membership sa inyo nang gagaling. Dahil wala nagbabayad sa akin kahit sinong departamento. Ha? Sa executive branch, walang nagbibigay sa akin ng pera dyan. Kaya kahit anong gusto kong banata, pag may nakita akong mali, pasensya na kayo kahit kaibigan kayo ni Mocha. Tapos bukas, tatawagan na naman ako ni Mocha. Bay, balita ako, binanata mo ito, ha. Kasi sinabi sa akin, ba't ko daw pinupo sa Mocha Usunlag. Pakailam ko, pakailam nyo sa akin, sabi ko. Ha? Sabihin mo sa kanila! Ako ang kausapin! Dinadaan sa'yo? May gumanun na, may mga gumaganun na. Pero noon pa yon, hindi ngayon, ha? Huwag kayong chismosa dyan. May chichismis lang ako. May gumaganun, ba't ko daw binanatan siya? Eh, kaibigan siya? Walang kaibigan sa akin. Hindi kayo nagpapalamon sa akin, excuse me. Ito mga banatero sa nagpapalamon sa akin, hindi kayo. Kaya wala kayong pakialam. Babanatan ko kayo, sorry. Eh, ayusin nyo kasi. Medyo maayos-ayos naman. At saka yung banat ko... Oh, sorry ha. Yung banat ko naman, hindi naman na may personal. Yung banat ko lang eh. Kunwari lang yung kay Sekto Gade. Sa akin lang naman, sana bago kayo gumawa ng ano, kausapin nyo muna yung mga kasamahan ninyo para hindi tayo napapahiya. Yun lang naman ang sa akin eh. Para ayoko kasi napapahiya yung ano na, eh, gulo ng administrasyon, paiba-iba. O, diba? Tapos, pag may ginawa kayo uling maganda, eh di, purihin uli natin. Sabi ko nga sa inyo eh, sa 100%, 98% maganda ang ginawa ninyo. 2% lang naman yung sumabit. So okay lang yun. Pero ibig sabihin nun,
may mali, punahin natin, di ba? At saka mag-ingat po tayo ha, ulitin ko, mag-ingat po tayo sa COVID, okay? 19 ba? Tama, COVID-19. Kasi oh, meron akong kumakalat ngayon ha, na bagong sakit. Clavio 17. Ha, nakuha ko lang sa inyo yung mga gaki kayo eh. Ha? Mga sira ulo kayo ha. Ayo ha, ibang clavio yun ha. Baka, ibang clavio yun. Hindi yun yung ano, broadcaster. Iba yan, iba yan. Kapangalan lang. Sira ulo talaga kayo ha. Nasayaw. One more time. Kasabay ng International Coastal Cleanup Day kaninang umaga, binuksan sa publiko ang beachfront ng Manila Bay hanggang bukas. Marahil dahil sa kasabikan, nagsiksikan sa entrada ang mga gustong pumasok sa beachfront, kaya't pinapila sila ng mga pulis at marshals at ginawang by-batch ang pagpapapasok. Kita mo naman. Oh, excited na po. Hindi pa bukas yan, ha? Paano pag para nagbukas pa yan? Para bagong Baywalk. Naharap man sa kontrobersiya, tuloy pa rin ang pagsamantalang pagbubukas ng pinagandang bahaging ito ng Manila Bay. Sabi ng DNR, welcome ang publiko rito, pati na ang mga kritiko. Sa beachfront, wili-wili ang mga tao sa pagsiselfie sa white sand. Meron pa ngang napatampisaw pero kinalaunan sinita. Bawal pa kasing maligo rito. Baho siguro yung paa nila kaya sinita sila dun. Before, pag pumunta kami dito, mabaho. At saka kala ko yung paa yung mabaho. Sorry. Ang paligid. Muling iginiit ng DNR na hindi peligroso sa kalusugan at kalikasan ang dinurog na dolomite na ginawang white sand. Mga ano ito eh, mga 4 times the size of ordinary sand ito. Ang kitmisek dyan. Kalalaki ng mga granules niya. Granules, sabi niya. Kaya hindi ano, hindi makapunta sa mata o ano. Tsaka walang dust, no? Makita niyo wala o. Maging si Manila Mayor Isko Moreno at ibang matataas na opisyal ng mga ahensya ng gobyerno si Yusek. Project ng Manila Bay. Voice na link para si Yusek eh. Sa beachfront. Today is the beginning of a better day for Manila Bay. Hindi rin naman kami papayag na anumang uri ng development na i-introduce sa lungsod ay makapaminsala sa kalusugan ng tao. Pero ang grupong pamalakaya na matagal na raw kumikilos para sa rehabilitasyon ng Manila Bay, nanawagan ang tunay na rehabilitasyon hindi lang dumping ng white sand sa dalampasigan. Sabi ni Simato, hindi lang naman beach nourishment ang pinaggastusan ng gobyerno, kundi maging ang rehabilitasyon nito tulad ng paglilinis sa tubig at pagtanggal ng basura. Pero ang malaking bahagi raw ng rehabilitasyon ay ang pag-uugali at kultura ng mga tao. Pagdating sa tamang pagtatapon ng basura at pangangalaga sa karagatan. Sa paglalagay raw ng white sand dito, umaasa silang mababago nito ang kaisipan at paniniwala ng mga tao para pangalagaan ang Manila Bay. Hanggang alas 6 lang ng gabi binuksan ang beachfront. Bubuksan ulit ito bukas alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At pansamantala muling isasara para sa pagpapatuloy ng proyekto. Ako di iyak talaga ako. Halakpakan! Pwede yung babanatan, walang social distancing. Kahit papaano, meron naman. Ayun naman, di naman katulad nung kay Angel Luxin. Sabi ko nga, di ba, di ka nakikinig ng video ko, yan ang hirap sa'yo eh. Makakomment eh. Eh yung nga kay Angel Luxin, magkapalit-palit na ng mukha dun eh. Ustahan tayo, daming nadukutan dun eh. Kung ako talaga dilawan, talagang mapipikon ako. Kung sabi ko, mantakin mo lahat ng news yun ang nakita. Siguro talagang pinatay nila yung kahit ano sila eh. Kahit siguro tawag dito ABS-CBN parati sila. Kahit yung ABS-CBN pinatay siguro nila. Diba isip, eto ah, this is not an exaggeration. To all my foreign friends out there, this is just partial opening of Manila Bay. It's not yet totally open. Partial only, meaning it's just a percentage. What if it's open? It's going to be so amazing. Ha? Mapapakanta ka talaga ng Amazing Grace. Dahil sa ganda eh. Ang sarap siguro mag-quiet time dyan, di ba? Habang tinitingnan mo yung ganda ng creation ng Panginoon na binaboy ng tao. Hindi pa, walang biro ha.
Kung ako talaga dyan, mapapaano ko, wow, grabe. Bakit? Isipin nyo ha, ito lang, isaksak nyo to sa utak nyo. Ang ganda ng Pilipinas, ang ganda na binigay ng Diyos sa atin, sinira nating tao. Kaya nga yun ang gustong gusto ko sa sinabi doon sa news na yun eh. Yung ang pinakamatinding rehabilitasyon, yung rehabilitasyon ng utak natin. Na sana naman, pag tayo pupunta dyan, wag tayong, alam mo yung magbe-bubblegum, tapos tatapon doon, di ba? O kaya maninigarilyo, tapos tatapon doon yung upos. Kasi minsan pag malinis, parang ang sarap tapunan. Di ba may ganun, gusto mo yung utak mo na parang pag maputi, ang sarap talsika ng kung ano-ano, ganun. Diba, alam mo yun, yung ganun, gusto mong dumihan? O nga rin, may nakita kang magandang babae. Iisip naman ninyo ha. Tapos maganda ka rin, ikaw may medyo hipon, ganun. Diba? Parang, ang sarap gasgasin ang mukha nito. Ganun, diba? Pag maganda, parang sarap gasgasin ang mukha niya. Ganyan. Kasi may ganun tayo ugali sa utak natin eh. Pag maganda, parang sarap dumihan. Diba? Kasi ang ganda-ganda. Sa akin, sana naman tayo mga Pilipino, nananawagan ako sa inyo na ayan na ang gobyerno, pinalinis na, pinaganda na. Parang awa naman, please naman, wag nyo naman taihan. Ito, hindi ako nagbibiro ha. Isipin nyo, ginagawa ng mga Pilipino yan, tinataihan. Pupunta dun sa, may nako, sabi ko sa inyo, sa Bora nga, may gumagawa niya. Bora na yan ha, Bora. Hindi, ito, this is not an exaggeration. Pag yung mga kaya nga babuti, pinagbawal yung pag-inom dyan. Kasi yung iba dyan, pag uminom sa Bora. Alam ko to kasi may mga barkada ako sirado ng ulo eh. Na talagang busit ako eh. Alam mo yon? Pag nalasing, magsiswimming, susuka sa dagat. Hindi to nagbibiro ha. Bakit? Kasi para yung isda daw. Ay hindi, totoo to. Diba alam nyo ni iba yan? Yung mga trip ng mga lasing, susuka doon para yung mga isda magpuntahan. Ganyan to tayong Pilipino, ganyan tayo kababoy. Marami sa atin ng ganyan. Hindi ako nagano. Nakakabuisit pero totoo. Kaya nga sana walang ganyan. Sana walang, eto ha, sana naman Mayor Isko, huwag nyo lagyan ng inuman dyan. Walang yung ginawa ng mga dating administrasyon dyan na nilagyan na nila dati ng mga barbar dyan. Huwag naman. Gawin sanang family oriented. 'Di ba? Oh. Anong pahintuhinto po kayo? Hindi po ako huminto. Bukas magpunta ako doon, maglakad muna at tama, Sunday, open bukas 'yan. Pero pili lang, sigurado ako dadagsain 'yan bukas kasi ngayon ha, hindi pa masyadong na-announce. Ngayon, ang dami nang pumunta. Paano pa bukas? Open yan. Mula alas 5 na umaga hanggang alas 6 ng gabi, bukas yan. Sigurado kung dadagsain ng tao yan. Kaya, pupusta ko uli ah. Bukas, marami na namang report na negative. Sasabihin nila, dinagsa ng tao, hindi na control ng gobyerno. Ang ganito. Yan. Ganyan ang script bukas na ito mga media. Pusta ko sa inyo. Bukas, maraming negative ang media na ilalabas. Itaganyo yan sa pato. Hindi ko alam to mga media kung gusto ba nilang umasenso yung bayan natin o gusto nilang masira talaga. Diba? Ewan ko ba eh.